Hello, hello, and welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, mga beshi. And, namiss ko kayo. Namiss ko ba ako? Ayan, and, it's been 3 months. It's been 3 months na hindi tayo nakakapag-upload ng ganitong mga flower arrangements. So, yun yung gagawin natin today, guys. Mag-arrange tayo ng very simple lang na mukhi arrangement. Gamit natin itong cage na ito. And, lalagyan lang natin siya ng konting-konting bulaklak lang kasi dahil may ito naman siya. So, gagawa lang tayo ng medyo round dito. And, gamit lang tayo ng roses, gamit lang din tayo ng chrysanthemum. And, syempre, gagamit tayo ng Italian rose gusts para mas mapaganda natin itong bouquet arrangement na gagawin natin. And, tinanan natin. Simulan na natin paano gawin ang bouquet arrangement na ating i-arrange today. Ito ay hindi naman order. Ready-made lang siya, so pag may mga customer na gustong makabili agad, nagmamadali, so ito na yung kukuhanin nila. So, let's start! So, ayan guys, mag-start na tayo ng ating arrangement. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin na mga bulaklak at dahon dito sa arrangement na to. So, meron tayo dito guys ng leather leaf. Leather leaf yung tawag dito, even English and Arabic is leather leaf ang tawag dito. Meron din tayo dito fortune plant sa English or yung tinatawag nila dito sa Saudi or yung tinatawag sa Arabic na Masanjana or Dracaena. Meron din tayo dito syempre, hindi mawawala, red roses. Tawag naman dito sa Saudi ay Jewry. Ayan, Jewry Akmar siya. Meron tayong one bunch. Meron tayo itong one bunch ng Jewry Akmar. So, ito yung gagamitin natin. Meron din tayo dito, of course, syempre, hindi din mawawala. Kung meron tayong red roses, meron tayo ditong white chrysanthemum na magpapaganda syempre at magbibigay ng dating sa bouquet arrangement na gagawin natin. Meron din tayo dito syempre Italian rose gusts guys. Ito, Italian rose gusts siya. And meron siyang mga berries kung makikita nyo. So, isa pa siya sa magbibigay ng ganda sa ating bouquet na gagawin. So, lagyan natin yan dito. And of course, gagamit tayo ng isang maliit lang ng sponge dahil small arrangement lamang siya. So, kasya na yung flowers na ilalagay natin with this small cut of sponge. And meron din tayo dito, Gypsophilia or yung tinatawag lang na baby's breath. So, guys, let's start na sa ating bouquet arrangement na gagawin. Glue lang natin yung sponge. Wow! To make sure na hindi siya matatanggal. Or, pwede rin natin siya italay much better. Itatali natin. So, ganun lang. Ito na siya, guys. Taliin na rin natin para makasigurado tayo hindi na matatanggal, mas secure yung ating sponge sa lalagyan natin. So, ibuhol lang natin siya. Ayan. Naging tutorial na ba itong aking video na paggawa lang ng simple bouquet. Pero naging tutorial na siya actually dahil syempre ayan, meron tayong mga lesson na yun. So, mag-cut lang tayo ng fortune plant. Cut lang natin siya into 2 kasi masyadong mahaba yung natin fortune plant. So, cut lang natin siya into 2. So, be careful lang sa paggamit ng cutter sa mga hindi pa sanay gumamit ng cutter. Be careful lang kasi ayaw natin na mahiwa or masaktan yung ating mga kamay. So, ingat lang. So, lagay lang natin yung fortune plant on the side lang. To cover lang yung sponge. Ang purpose lang actually ng Masanjana or ng fortune plant is to cover yung mga sponge para hindi siya mag-visible, wow! Para hindi siya makita. So, yun lang yung main actually. Actually, nakakadagdag din siya sa ganda, pero the main reason ng Masanjana is to cover up yung ating sponge. So, lagyan din natin siya ng leather tape sa mga sides. Kasi i-avoid natin na matakpan, makita. I-avoid natin na makita yung mga sponge para maging maganda, maayos yung ating bouquet arrangement. So, huwag natin titipirin, magagalit lang sa lumen. So, tag-drag lang tayo ng tag-drag na. Very simple lang siya, guys. As in, super duper dali lang siyang gawin. So, sa mga nanay sa bahay na gustong sumubok ng ganitong negosyo, floral arrangement, ay kaya-kaya na matter. So, nalagyan natin siya ng dahon. So, mag-start na tayo siguro na maglagay ng bulaklak. So, gamit natin itong red roses. American roses siya dahil siya ay malalaki.
which is habang binubuka mo, syempre lahat naman ng binubuka lumalaki. So yan, yun yung center. And inuulit po natin, be careful lang po sa paggamit ng cutter para hindi po tayo masaktan or masugatan na yan. Ganun lang siya guys, parang itusok lang natin sa side by side. Kamukha nung ginawa natin sa masanjana kanina. So yun ang yung magbibigay ng direction sa atin sa pagtusok ng bulaklak. So yan. Nakagamit na tayo ng 5 roses. So bali dito sa Saudi, ang price ng isang roses ay nagkakahalaga lang po ng 5 riyals or sa if i-convert natin sa pesos, sa peso ay nagkakahalaga lamang po siya ng 70 pesos per one piece of roses. So lagyan din natin siya nitong ano, pang-accept lang natin itong Italian rose po. So lagyan lang natin siya sa side and make sure lang natin na makikita na ma-visible yung mga berries. So mas magandang tingnan yung arrangement natin using Italian rose po talaga dahil mas cheaper siya compare sa ibang berries na pang-accept sa mga arrangement. So cut lang natin siya and lagyan lang natin siya dito sa mga side. So gagamit tayo dito ng mga chrysanthemum siya na ganyan. Clean lang natin para ilagay lang natin sa mga singit-singit para lang hindi makita na makante. Ilagay natin sa mga chrysanthemum. So yun, sa mga gusto mag-arrangement ng flower, maraming mga tutorial sa YouTube. Pwede tayong manood doon or kung gusto niyo naman panoorin yung video ko, mga simple bouquet arrangement, ay paki-subscribe lang po ang ating channel, Billy in Arabia, para naman po may mga matutunan kayo or kung may matutunan ba talaga, paki-check na lang po ang ating channel, Billy in Arabia. Kaya marami po tayo different kind of bouquet arrangement. So, paki-check lang po ang aking channel sa mga gusto po matuto ng simple bouquet arrangement. So yan, we are nearly finished. Malapit na po tayo matapos dahil natin umayos. Very simple lang magagawin natin ngayon dahil pagka masyadong malaking gagawin natin ay baka hindi matigil. Eh. So ito na yun. Lagyan lang natin siya ng konting gypsophilia to add more accent dito sa ating gagawin po kay arrangement. Gypsophilia actually, kahit hindi mo naman itusok sa sponge, kahit hindi siya makasip ng water, ay laban lang dahil napoprolong naman niya yung life niya as long as hindi naman mainit ngayon dito sa Saudi dahil it's winter time na. So it's okay na hindi natin itusok yung gypsophilia natin. So yan guys, this is it na. Tapos na yung ating simple na bouquet na arrangement. Ito lang siya. So see you guys again sa ating mga susunod pang mga video and please click the notification button para updated kayo guys sa mga susunod pa nating video. Bye-bye!